Everybody, it's Joanna Nessie and welcome back to Ate Gang's channel. Ayan, so may tinatanong sa akin si Ate Gang kung ano nga ba ang tunay na pagkakaibigan para sa akin. Ang tunay na pagkakaibigan para sa akin is yung you can open up anything under the sun. Like, andyan siya palagi para makinig sa'yo kahit na walang sense yung mga sinasabi mo. Alam mo yun, kasi may dalawang klase na kaibigan lang yan. Isa is kailangan ka lang. Pangalawa is you can open up everything. So pakiramdaman nyong mabuti yung mga tao sa paligid nyo, kung kaya nilang pakinggan ka kahit na anong sasabihin mo. Ganun yung mga tunay na kaibigan, hindi yung i-chat ka lang kapag kakailangan ka. So yun, para sa akin ganun ang tunay na kaibigan. Ciao. Means understanding, not agreement. It means forgiveness, not forgetting. It means the memories last, even if contact is lost. That's the friendship. Ano nga ba para sa akin ang friendship? Well, sa akin, mas importante sa akin yung tiwala. Yes, tiwala. Kasi, once na may tiwala ka sa kaibigan mo or ikaw may tiwala ka sa akin, hindi nababayaran ng kahit na anong pera friendship ninyo, kasi higit pa sa pera ang tiwala na ibibigay mo sa kanya or ibibigay mo sa akin. Yes, kasi kung wala kang tiwala sa isang tao, paliwala yung friendship ninyo. Bakit? Doon kasi papasok yung nagkwentuhan tayo, di ba? Nagkwentuhan tayo. Tapos biglang yung kaibigan mo pa lang yun is hindi mo pala mapagkatiwalaan kasi kaibigan ka lang niya pagkaharap ka, di ba? In real talk talaga yan. Tapos yun pala pagdating sa kabilang side, pagdating sa kabilang grupo, ay si ganito, si ganyan, ganyan, ganun, di ba? Totoo yan. Kaya tiwala ang pinaka number one sa akin, as in tiwala talaga. And then syempre, yung magiging honest kayo sa isa't isa. Yes, kasi kung hindi papasok si tiwala, hindi ka rin magiging honest sa kanya. Totoo para sa akin. Pero para sa akin, promise, hindi ko na to hahabaan. Kung may tiwala ka sa isang tao, dun papasok yung friendship ninyo. Kasi kung may tiwala ka, hindi mo na kailangan pang sabihan ng kaibigan mo na, uy, yung sinabi ko sa'yo, huwag mo nang sabihin sa iba. Kasi kampante ka na, kumbaga. Tapos, yun nga, importante talaga na bago mo kakaibiganin yung isang tao, dapat talaga magtira ka sa sarili mo. Para sa akin ang friendship, importante, tiwala. Ito nga pala si Dora Vangs Ganda, na laging may Vangs, pero walang ganda. Hello, Ate Ging, Team Puyaters! Hello to everyone. So, Ate Ging, she asking me a question. What is friends for me? For me, friends are like a family. To support one another, to help one another, and to care one another. And if we need it, to hold up the danger life could face you. So, that's all. So, importante ang friends sa ating life. Okay? That's what friends are for. Yon. Love you all. From Sweetness. What's up, guys? Madaling araw na po dito sa amin ngayon. At yun nga, ayan. Pabulong lang ako, guys, kasi magi 3 a.m. na. And yun nga, ayan, mayroon tanong dyan sa Ate Ging, ano daw po ba para sa akin yung isang kaibigan? So, syempre, huwag na natin patagalin yan. Para sa akin po, isang tunay na kaibigan is, handa ka damayan kahit ano man ang mangyari. Or, alam mo yun, yung tanggap niya. Yeah, yes, katulad ko ako, because I am LGBT, yes. English. Tanggap niya ako ano yung pagkatao mo, yes. Wala siyang alinlangan, ayan. Yan po yung sa akin yung para sa akin yung isang tunay na kaibigan. Yes, in Ate Ging. Ayan, kasi sabi mo maiksi lang naman to. So yun guys, thank you so much. And please don't forget to subscribe to our channel. I love you. Hi
Ano nga bang ibig sabihin ng pagkakaroon ng kaibigan? Para sa akin, ang pagkakaroon ng kaibigan, yan ay pagkakaroon ng pangalawang kapatid. Hindi kapatid sa dugo, kundi kapatid sa puso. Ang isang kaibigan na maaasahan mo, through ups and down, na masasandalan mo kahit ano mang yan. Nadadamayan ka na kahit ano pa yan. So, lahat yung kaibigan na sasamahan kang gandulo. Pero sabihin ko sa inyo, di lahat na kaibigan sasamahan ka sa dulo. May kaibigan tayo na titirang patalikod. Hello! Mega, mega love shout out sa lahat. So, ayan, may tanong si Ate Geng, ano ba daw para sa akin yung kaibigan? Para sa akin ay kapatid. Kasi andun na kasi yung lahat. Andun na yung murahan. Andun na yung awayan. Yung sumbungan. Tawanan. Kakaulitan mo. Iyakan. Tampuhan. Andun na. Pero sa huli, nagbabatian. So, yun lang. Ciao, ciao. Okay, guys. Mega, 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 mega love. Shout out, everyone. So, may tanong si Ate Ging. Ang tanong, ano ang kaibigan para sa'yo? Ano ba para sa'yo ang kaibigan? So, sagutin natin. Para sa akin, ang kaibigan ay yung parating nandyan, ups and down, yung kaibigan na kahit malayo kayo sa isa't isa, kahit matagal nang hindi nagpaparamdam, kahit walang hello, kumusta, ganyan, ganito, pero nandun pa rin sa puso na yung pagiging magkaibigan namin. Yun, para sa akin, isa yun sa mga anong ibig sabihin na kaibigan. Yung malayo ka man, pero nasa puso ka pa rin niya. Kaibigan na lagi mong maaasahan, yung mahihingan mo ng sama ng loob mo, kaibigan na magsasabi sa'yo ng totoo kung ano ka, kung ano yung nakikita niya sa'yo, yung sasabihin niya kung anong totoo, hindi yung parang pa-plastic lang, gano'n. So, yun ang totoo kaibigan para sa akin. So, kaibigan na pwede mong kasama sa mga tawanan, sa lungkot, sa iyakan, kasama mo lalo na sa mga kalokohan, at sa mga seryosong usapan. So, yan ang masarap ng kaibigan para sa akin. Ang kaibigan. Ang ibig sabihin ng kaibigan para sa akin. So, kaibigan na pwede mong pagsabihin ang sikreto mo na kahit mag-away kayo, kahit mabuti kayo sa pag-aaway, hindi niya sasabihin yung sikreto niya, kahit yung sikreto ko sa ibang tao dahil lang sa magkaaway kami. Yun ang kaibigan para sa akin. At may mga kaibigan akong ganun, yung hindi kahit sabihin mo na sikreto mo, hindi niya sasabihin kahit pa sa isang kaibigan namin na ka-close din namin. Basta sikreto kung, di ba may mga kaibigan tayo na pili lang yung pinagsasabihan natin ng mga sikreto, diba? So, yun. Ganon ang kaibigan para sa akin. So, shout out sa aking mga kaibigan na magti 20 years na kami magkakaibigan. Ang aking hackers friends nasa Pilipinas at nasa Italia. Shout out sa inyong lahat. At sa aking mga bagong kaibigan na nandito sa Whitey World na aking mga nakilala. Thank you so much sa mga totoong kaibigan ko dyan. Thank you so much. Yan lang ang kaibigan para sa akin. Yung totoo lang. Totoo, totoo, totoo. Walang halo kaplastikan. So, yun lang, guys. So, make a love shoutout sa inyong lahat. So, yan natin. Giging sana nasagot ko ng ayos. Tama ba yun? And, I love you all.
Thank you. Babu. Hi guys, welcome sa segment ni Ate Gang ng Wake Up with Ate Gang. And ito po ang tanong. Para sa iyo, ano ang isang tunay na kaibigan? Ang para sa akin, ang isang tunay na kaibigan ay nagkakaintindihan, nagre-respeto, at kumbaga may mutual respect sa isa't isa. And andun palagi, and hindi man lang sa happiness, and in terms din sa toughness ng life. And hindi nagsisiraan. Para sa akin, ang tunay na kaibigan, yan yung taong kilala ka. Kilala ka kung ano ka, kung ano yung mga kamalian mo sa buhay, tanggap ka. At alam kung ano yung kaibutiran ng iyong puso, ng iyong pagkatao. At dahil dyan, hindi ka niya iiwan kahit na anong mangyari. At yung pangatlo, ang kaibigan ay isang taong sumusuporta sa'yo sa bawat desisyon mo. Kung mabuti yan, syempre, todo support. At kung hindi naman makakabuti sa'yo, yan yung taong magpapayo sa'yo na, alam mo yun, kung hindi tama o hindi, alam niyang hindi makakabuti sa'yo ang isang bagay. Okay, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Ako po ay magbibigay ng maiksing pananalita patungkol sa pakikipagkaibigan. Kapag ka pinag-usapan ay pakikipagkaibigan, sakop na lahat ito. Kumbaga sa ano ay katulad ito ng isang kapatid na ikaw ay willing na magsakripisyo para sa iyong kaibigan at the same time ay kaya mong ibigay ang lahat para lang sa kanyang kapakanan at the same time hindi mo iisipin ang iyong sarili kundi ay magkakaroon kayo ng tinatawag na give and take. Makakatulong, magbibigay payo at the same time ay maggagabay sa kanya tungo sa landas kung saan hindi siya mapapahamak. Maalala ko ang sinabi ng isang banal na kasulatan sa aklat ng Proverbs chapter 17 verse 17 na ang sabi niya roon, ang tunay na kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng oras at the same time, siya ay katulad ng isang kapatid na handang ibigay ang lahat. At ito rin ang sinabi ng ating Panginoon na ang sabi niya, walang ihigit na kaibigan ang kaya niyang ibigay ang kanyang buhay. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nakipagkaibigan, hindi lamang ang sarili mo ang iyong isipin, bagkus ang isipin mo rin ay ang kapakanan ng iyong kaibigan. Ang pakikipagkaibigan ay malalim na relasyon at the same time, kung ito ay siyang ating ipapamuhay at kung ito ay siyang ating isasapuso. Kaya, sa oras nito, ako po ay nagsasabi sa inyo na kung sino man ang inyong mga kaibigan at ilan man ang tapat ninyong kaibigan o ang inyong mga best friend na tinatawag, ito po ay ang kumbaga sa ano, ito po ay ating pong mahalin, ito po ay ating ikip. Mahirap maghanap ng tunay na kaibigan. Bilang isang kaibigan, kailangan ikaw ay karapat-dapat na maging kaibigan. Salamat po at God bless inyo lahat. Para sa akin, ang isang kaibigan is someone whom you can lean on. Is someone whom you can trust. And ang isang kaibigan ay isang taong malalapitan mo in all ways and means. Isang taong magpapasaya sa'yo. Isang taong naiintindihan ka sa lahat ng mga tantrums mo, sa lahat ng mga pagkukulang mo bilang isang tao. Ang isang kaibigan para sa akin ay a person whom I can trust all my secrets and that who will be there for me no matter what happens. Hello, this is Jack Bragarek
And may tanong si Ate Geng, what is friendship? O friend means to me, sa akin, yung kaibigan, yun yung pwede mong pagsabihan o pagsharean ng feelings mo. Yung kaibigang makikinig sa'yo o pwedeng pakinggan din ako. Kaibigang hindi lang nandyan pag kailangan ko. Kaibigang sasabi sa akin na masakit, basta totoo. Yan yung mga definisyon ko ng kaibigan. Kahit sabihan mo masakit, basta totoo at makakatulong sa akin. Kaibigan kasama ako sa paglalakad. At kinikerry ako sa mga, alam mo yan, sa mga problema ko sa buhay. Yun lang, yun yung mga kaibigan sa akin, mga tunay na kaibigan. Masakit man magsalita, pero alam mo totoo. Beer! Mega, 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 mega love shout out sa inyong lahat. Ito, ang aking wake up with Ate Geng, wala akong ngayong guest. Wala akong guest. At ito'y isang special edition, isang special talk para sa ang aking topic, para sa'yo, ano ba ang isang kaibigan? Ito yon. Para sa akin, on my own opinion, para sa akin to guys, para sa akin kasi ang isang pagkakaibigan, nandiyan sa tuwing may problema ka, handang makinig, handang tumulong, at payuhan ka na kung ano yung mga dapat mong gawin. Kasi ako, based on my own, kung paano ko i-treat o paano ko makipagkaibigan. Kasi simple lang naman akong kaibigan. Mababaw ang kaligayahan ko. Ako yung taong na kapag gusto kita, gusto kita. Kapag ayaw kita, ayaw kita. Kasi isa akong prangkang kaibigan na sasabihin ko kung ano yung gusto kong sabihin, even na masaktan ka, at least nasabi ko yung gusto kong sabihin para sa'yo. Hindi kasi ako yung kaibigan na ngingiti sa harap mo, pero on your back, marami akong sinasabi. Ako hindi. On your front, at sasabihin ko talaga sa'yo kung ano yung ayaw ko at gusto ko para sa'yo. Madali lang din akong pakisamahan. Madali lang din akong maging kaibigan. At kung paano ko magpahalaga sa isang kaibigan, higit pa sa buhay ko kung paano ko pahalagahan. Yun nga yung sinasabi natin na kahit patayan, ipaglalaban mo yung kaibigan mo. Para kasing ganun ako, alam niyo yun na kapag yung ang problema nila ganito parang ako halos, ako na yung namumroblema. Ganun ako ka-touchy, ka-ouchy sa lahat ng mga pinagdadaanan ng kaibigan ko. At ganun din ako mag-treasure talaga na maalaga ako, malalahanin ako sa isang kaibigan. Nandiyan lagi ako na naka-alalay, nagtatanong, kumusta ka na, ganun. Ganun ako na kaibigan. At hindi ako kasi yung kaibigan na ibibigay ko sa iyo lahat kahit hindi ko kaya. Ang akin, kung ano yung kaya kong ibigay, kahit ano yung kaya kong itulong, yun lang. Hindi ko kailangan mag-pretend na ganito ako. Kung ano yung nakikita niyo sa akin, panlabas, ganun talaga ako. In and out, ganun si Ate Geng. At mahilig ako sa surprises. Hindi ko masasabing sweet ako kasi hindi naman ako sweet. Mahilig lang ako sa surprises. Na pagkaibigan kita, talagang gusto kita, gagawa ko ng effort na i-surprise ka. Ganon ako makipagkaibigan. At ang gusto ko lang naman, in return, yung pahalagahan lang din kung ano yung binibigay ko. Hindi ako humihiling na kung ano yung binigay ko, ganun din yung ibabalik mo. Hindi. Ang akin, kung ano yung mga sinabi ko, ano yung mga pangarap, akin lang masaya na ako na isa sa puso mo, papahalagahan mo, at iintindihin mo lahat ng sinasabi ko. Yun. Yun lang yung gusto ko. Hindi ako naghahangad na minahal kita, kailangan mahalin mo. Hindi. Hindi ako ganun makipagkaibigan. Ang akin, pag nakipagkaibigan ako, ang gusto ko,
Kung ano yung sinabi ko sa'yo na ikakaganda ng sarili mo, sana isa puso o isa buhay mo, yung sinabi ko. Kasi dun pa lang, masayang-masaya na ako. Masayang-masaya na ako. Hindi ko kailangan ng material na bagay. Hindi ko kailangan na kung ano yung pinakita ko sa'yo, yun din yung ibabalik mo sa'kin. Hindi. Hindi ako ganun. Ayoko ng ganun. Ang akin lang pahalagahan mo, yung binibigay kong pagkakaibigan, eh, sapat na sa akin yun. Masayang-masaya na ako doon. At nakikita ko na nagiging maayos kayo. Yun nga yung masama sa akin, eh. Na yung mga kaibigan ko maayos, pero ako yung durog na durog. Alam niyo yun, ganun ako makipagkaibigan. Baling ako na yung masaktan, wag lang sila. Yun ako, paano ako makipagkaibigan. Ganun si Ate Ging makipagkaibigan. Kaya, samahin niyo ako sa aking live mamaya sa Wake Up with Ate Ging. Samahan ninyo ako para talakayin ang tungkol sa pagkakaibigan, kung ano ba yung mga maganda at hindi magandang klase ng kaibigan. Samahan nyo ako guys sa talakayan sa Wake Up with Ate Ging Special Edition. Paano ka?